Blubbers. Good day. May malaking problema ngayon si Coach Chito Victolero. O ano yan? Tara guys, pag-usapan natin. Welcome to my sports channel. This is Percival Montero at your service. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell button para nga maging updated sa kwentuhan. At bago nga natin umpisahan ang kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers. Kay Sir Robby Chuck, Anthony Lakialon, Ramson Angkako, Catalino Lucanias, Rene Dineros, at si Miss Jobilyn Concon ng Jobs TV at iba pa. Marami pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta. Matapos nga ang laban ng Magnolia Pambansang Manok kontra Tierra Perma Jeep, nagtamo ng isang injury si Polly noong early quarter at hindi na nga ito nakabalik sa laro. Bagamat meron injury si Polly, pinatunayan na Magnolia Star Hatchets at dinumina ang Tierra Perma Jeep. At naging best player of the game si Mark Baroka, pero nangangamba si Chito Victolero dahil nga sa pagkaka-injury ni Polly, kinakailangan pa daw nila ipa-MRI test para malaman kung anong merong injury ang nasabing player. Nangangamba si Coach Chito Victolero, baka lumala or baka malala ang injury nito. Kung sakali mang malala ang injury ni Polly, tiyak hindi na ito makakapaglaro ngayong season. Nangangamba ang Magnolia na baka malala ang injury ni Polly at baka hindi ito makarating sa finals. Alam nila na malaki ang maitutulong ni Polly para makarating sila sa finals dahil nga napalaking tulong ng leadership skills ni Polly sa Magnolia. Kaya pinagdadasal ng Magnolia management na hindi malala ang resulta ng injury ni Polly at makababalik na ito sa mga susunod na laban. Samantala, sa laban din ng Magnolia Star Hatchets at Tierra Perma Jeep, meron din isang minor injury na nangyari pero hindi na sa Magnolia Star Hatchets. Ang sa Tierra Perma Jeep number 1 pick na si Joshua Monson, nagtamo po ng isang injury sa kamay na kung saan lumabas ang buto nito sa daliri sa may left hand po. Ayon nga sa ulat, sa fast break attempt ni Joshua Monson laban sa Magnolia Star Hatchets, pagbagsak neto, nadagan niya ang kanyang left hand kaya ito nagkaroon ng injury. At ayon nga sa management ng Tierra Perma Jeep at ng Spin Dutch PH article, natapos na daw operahan si Joshua Monson at posibleng 6 weeks from now pwede na itong makabalik, pero ayon nga sa mga article na nalabasan, hindi na makakabalik pa si Joshua Monson ngayong season dahil ang season na ito napakaikli dahil nga sa dikit-dikit na laro ng PBA. At sa susunod na season na ito, posible makabalik at maging fully recover. Sa pagkuha ng Tierra Perma Jeep kay Joshua Monson, malaking expectation nito na hihigitan pa nila o hihigitan ni Joshua Monson ang performance ni CJ Perez. Dahil nga sa pagkawala ni CJ Perez, malaki ang dapat maiambag ni Joshua Monson para pangunahan ang Tierra Perma Jeep sa kanilang kampanya ngayong GBA season. Ano sa tingin nyo guys sa dalawang merong injury na sina Polly at Joshua Monson? Rather, sino ang posibleng makabalik at makapaglaro pa ngayon season? Comment na sa baba ng video para malaman natin ang inyong mga kasagutan. Once again, this is Percival Montero at your service. Don't forget to click and to subscribe my sports channel. Hanggang sa muling kwentuhan po. Maraming salamat po.